magkakahiwalay na insidente ng sunog na itala sa iba't ibang bahagi ng North Central Luzon. Nakatutok si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang aabot sa 20 stall sa Porac Public Market sa Pampanga. 3 oras tumagal ang sunog na umabot sa 2nd alarma. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigan pa ang sanhi ng sunog. Tinatayang nasa 4 na milyong piso ang halaga ng danyos base sa paunang investigasyon ng Porac Fire Station. Kita sa video habang nasusunog ang magkakatabing bahay sa Herrero Perez, Dagupan City. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 20 minuto bago ideneklarang fire out. Aabot sa 6 na bahay ang nasunog, 4 ang totally damaged. Sinindihang kandila ang nakikitang sanhi ng sunog. Nakikitira ngayon sa mga kaanak ang nasa 6 na pamilyang nasunugan. Pansamantalang sinuspindi ang misa sa St. Ferdinand Parish Church sa City of Ilagan, Isabela matapos masunog nito Martes, habang gaganapin sa katabing Family Park ang misa kada linggo. Ililipat din sa ibang simbahan ng iba pang church activities gaya ng binyag, kasal at misa para sa patay. Walang nasaktan sa sunog pero wala ring naisalbang gamit sa loob ng simbahan gaya ng mga bagong imahen ng mga santo, mga musical instrument at monitor. Inabot ng hating gabi ang grass fire na sumiklab sa bahagi ng Barangay Carmencita sa bayan ng Delfin Albano, Isabela. Ayon sa Delfin Albano BFP, pasado alas 3 ng hapon nang masunog ang lupain na bahagi ng National Greening Project ng LGU. Mga punlan ng punong melina at nara ang nasunog. Inaalam pa sa ngayon ng lawak ng pinsala at kung ano ang pinagmula ng sunog. Sa Aurora, bandang alauna ng madaling araw, nang masunog ang opisina ng National Commission on Indigenous Peoples sa Baler. Mabilis na nakaresponde ang mga bombero sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilao, nagbabalita para sa GMA Integrated News.